Ito, si Kibuloy. Masapang Kibuloy eh. Dihado kasi ito si Kibuloy. Isa pa ito eh, no? Kampo ni Digong eh. Dihado. Aba, tumakbo sa Korte Suprema. Gusto ipa-TRO itong arrest order na inilabas sa kanya ng Senado. Again, manalo man, pumanig man kay Kibuloy itong Korte Suprema, hindi pa rin mabubura yung warrant of arrest na inisyo ng Korte dyan po sa Davao at inisyo dyan sa Pasig. If ever man, panigan siya dito, Senado lang po yan. Itong arrest order lang po ng Senado. So, mananatili pong nag-i-exist o valid itong arrest order laban kay Kibuloy kahit pa pumanig ang Korte Suprema sa kanya. Pero, agad-agad ha, hindi siya agad pinanigan ng Korte Suprema dyan. Hiningi muna ang opinion ng Senado, which is tama lang naman, di ba? Para marinig mo rin ano yung side ng Senado, bakit nagawa ng Senado yan. Anyway, nasa balita ng GMA News Online, ang arrest order po stands. Nanatili po itong arrest order as Supreme Court asks Senate to comment on Kibuloy's petition. Oh, lakas, oh. Nag-petition agad sa Korte Suprema, ha? The arrest order issued by the Senate against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy remains in effect as the Supreme Court ordered the Senate to comment on his petition. Apat yan, kakofi. House of Representatives, Senado, Pasig, at ang nasa Davao. Ang pinipetition ni Kibuloy dito, itong Senado lang. In aid of legislation lang yun eh, yung arrest order. In short, kung ikukumpara mo yung hierarchy, yung level, mabigat itong nasa korte ng Pasig at ng Davao. Eh, kahit kumampi pa ang Supreme Court kay Kibuloy dito sa issue ng Senate, wala pa rin siya kawala dito sa dalawa na to. At yung sa Senado, in aid of legislation lang yan. Pero hindi pa, ha? Hindi pa agad kumakampi sa kanya. Sa petition na yan ni Kibuloy, ang ginawa ni Korte Suprema, sumulat pa yan sa Senado, hinihingi yung kanilang komento, yung kanilang opinion dito sa petition ni Kibuloy. Sa media briefing, sinabi po ng Korte Suprema, spokesperson nila si Attorney Camille Ting, said that SC required the respondents to file their comment within 10 days from receipt of notice last April 3. So ngayon ay April 17, so naglapse na yan ka-coffee, so dapat na ibigay na ng komento ang issue na ito, nabigyan na ng komento ng Senado. No? The court has yet to decide on Kibuloy's petition for certiorari and prohibition with application for issuance of temporary restraining order or writ of preliminary injunction. In short, TRO ang habol nila para mapawalang visa o parang status quo lang, temporary restraining order doon sa order na nilabas ng Senado. Yan ang habol nila dyan eh. Yung sa korte naman, iba kasi yan eh, di ba? Ang habol nila dito, makwash, manalify itong warrant of arrest sa mga korte. Yan ang hinahabol nila dyan eh. Pero hindi pa sila nagsasaksi dyan. Ibig sabihin yan, this does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO, sabi ni Ting. O, kumampi na ba ang Korte Suprema? Wala pa siyang kinakampihan. Kung si Kibuloy o Senado, wala pa siyang kinakampihan doon sa dalawa na yan. Since walang TRO na inisyo pa yung Supreme Court, this means that the arrest order is valid and outstanding, sabi ng spokesperson ng Korte Suprema. In short, hindi pa rin malaya si Kibuloy. Again, pumaborma nito sa kanya, eh meron pa siyang dalawa na pending na nandiyan po yung sa Pasig at sa Davao. Magpakita na lang talaga ito, pero alam natin, di na talaga magpapakita itong si Kibuloy eh. The respondents in the petition were the Senate of the Philippines, the Senate Committee on Women, na si Risa Ontiveros po yan, no? Si Senator Juan Miguel Zubiri in his capacity as the Senate President, at si Major General Rene Samonte bilang Sergeant at Arms. Ang GMA po ay hiningi na po ang opinion ni Zubiri dito, ang kanyang komento, but has yet to receive a reply as of posting time. Baka natulog pa yan ka-copy. Medyo matagal sumagot si Zubiri eh. Di ba? Yung warrant of arrest niya kay Kibuloy, natulog sa kwarto niya, sa opisina niya eh. Ontiveros, for her part, said she is ready to give her reply to the SC. Paano ba yan? Mabilis kumilos si Ontiveros eh. Handa ako para sagutin na lang anumang utos ng Korte Suprema. While we have yet to receive the order, or read the order, we certainly will comply with the directive of the SC, cognizant of the principle of separation of powers and with only the highest respect for our institution. Umaasa ako na ang prinsipyong ito ay gagabay sa ating lahat kasama na ang pugantin si Apollo Kibuloy, sabi ni Risa Ontiveros kay Kibuloy. Pugante naman talaga.
Sa 46-page petition, grabe, ito, petition na ito ni Kibuloy, ha? Ang kapal na, 46-page petition. Kibuloy urged the Senate probe was not in aid of legislation and was tantamount to usurpation of judicial functions beyond the powers of the Senate. In short, ang sinasabi dito ni Kibuloy sa kanyang petition, hindi naman talaga totoong in aid of legislation yan eh. Yung ginagawa nila Senator Risa Ontiveros dyan eh. Eh, hindi naman totoong korte yan eh. Parang namumuliti ka lang yan eh. Kaya gusto nila ipa-TRO yan. Ipawalang visa itong arrest order na inisyo ng Senado. Eh, tingnan natin. Ang magdi-decision yan ay ang Korte Suprema. And kung papanig sa kanya, edi congratulations, pero hindi ibig sabihin yan, malaya na siya, ka-copy. Dahil meron pang mga warrant of arrest na pending na inisyo ng Korte ng Cebu, ng Davao at Korte ng Pasig. Yan, medyo marami-rami pa siyang lilinisin dyan. Abogado yan, sana kasuhan siya ni Boying Remulla, Allen Villamil, itong si Alvarez daw, no? Feeling ko dyan papunta yan, ka-copy. Ang talino ng Pinoy, ha? Pera lang ang itinapat. Okay na. Unfortunately, ilan nating kababayan, ganyan. Patricia Maurer, oy, madali lang magsabi ng sorry, pero yung ginawa ni Alvarez ay ka-Jay Guhan trader daw. Patricia Maurer, o nga eh. Hindi naman siya makalusok na sa basta dyan eh. Hindi enough yung sorry niya dahil iniimbestigahan na siya ngayon. Kasi pagbigyan yung sorry na yan, magiging president na yan. Anything, pwede mo sabihin, di ba? Sige, banatan mo ang gobyerno, murahin mo kung sino murahin mo, magsalita ka ng kung ano ng statement. In the guise of freedom of speech, inakakasama ka na. Nagkocall ka na pala ng rebellion. May pananagutan ka dyan. Herminia Nelson Mainz, good afternoon, ka-coffee watching from Barcelona, dyan sa Spain. Shoutout po sa inyo. Alejandro Bautista, hindi nagpapakita. Si Kibuloy, oo, nagtatago. Ayaw ko kung nasaan eh. Pero sabi nila, nandyan lang daw yan sa Davao. May nagkakanlong na politiko. Uy, sinong politiko yan? O dating ma-influensyang tao. Ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Panagutin nyo sa batas yan, di ba? Shamsia Dueñas Agapito, hello sa inyo. Magandang gabi sa iyo. Yung mga nasa Facebook, si Aida Miguel, shoutout po sa inyo kay Marley Samonte, kay Ateneng Verbo at kay Marilyn Alferez. Nakikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo, ka-copy. Alright, sige yung mga nasa Facebook at hindi pa po kayo naka-follow o naka-like sa ating Facebook page. Ayan, pasuyo na lang, ka-copy ha. Ayan, nasa taas. Click lang po yung like or follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, attendance check lang kayo. Like nyo lang po itong video na yan at subscribe po kayo dyan sa baba. Makikita nyo po yan dyan sa baba.